yung in-explore namin na concept dito, yung concept ng fallback or option, yung ibang ano tawag doon, or backup. The material is inspired by a British study na nagsasabi na almost 50% na po ng women merong fallback lovers. Na syempre, sikreto lang nila. So, parang gusto ko lang i-explore yun dito kasi nga, yung character ni Michelle, ayun nga, parang nagpapakawais siya. Ayaw na niyang masaktan. So, in case hindi mag-work out yung current relationship niya, hanap na siya ng fallback para meron ka agad siyang pampalit. I would like to ano, differentiate it from rebound. Rebound, parang panakibutas yun eh. After you break, after your heart gets broken, you find a replacement to fill the void. Ang fallback, parang reserva. Habang meron ka pang current relationship, humahanap ka ng reserva. For one, second time ko makatrabaho si Zanjoe after ng the third party namin last year. So I've always believed in him as an actor. So, and I really think he should be a romantic lead. Parang never pa kasi siyang nagkaroon ng romantic lead sa pelikula. In general po, I enjoyed working with my cast. Si Lemuel din, second time ko na makatrabaho after Love is Blind. Ayun, and of course si Rhian, napapanood ko yan, bata pa lang ako. Very light lang po kasi yung pelikula. Parang it's a break from what I previously did, which is a heavy drama or yun nga, romance drama. So parang gusto ko naman gawa ng light romance comedy. So, siguro I really just love my ano, my job. And I enjoy telling stories through film. So every opportunity na nabibigyan ako to make a film, talagang ginagrab ko and talagang I commit to it ng 100%. Na sometimes ka to the expense of my ano, of my health. So how do I manage it? Ano lang po siguro time management. For example, after nitong press call, I plan to write before ako mag-check ng music sa One Sound. So ganun lang, ini-insert ko lang yung ano, na-manage ko lang yung time ko ng maayos po. Wala lang, normal lang. Hindi kasi ako motivator kind of director eh. More of explainer ako. Hindi ako yung tipo ng ganito yung isipin mo, ganyan yung... Hindi ako ganito. More of nag-explain ako kasi I personally believe na responsibility ng actor na ilabas yung character. Parang feeling ko hindi ko masyadong trabaho yun. So more of explaining lang talaga ako. And ayun lang, being nice on set siguro. Mabilis akong makapag-adjust. Like for example, meron nangyari or meron compromise na hindi may iwasan sa set. Hindi ko na kailangan mag-consult sa kung sino-sino. I can revise on the spot. Kumbaga, as a writer, alam ko inside out yung ano, yung kwento. So, kaya ko siyang dalhin. Saan ko man siya gusto dalhin. Hopefully, to be able to come up with something new. For the past 2 years, kasi 2016 lang naman po ako nagtuloy-tuloy ng project. Siguro for the past 2 years, talagang tanggap lang ako ng tanggap. If it's a mainstream project, of course, I want the company to earn. If it's an independent film, I want it to at least, you know, win awards or critical acclaim. Pero lately po, medyo ina-aspire ko na sa bawat film na gagawin ko, sana merong something new or something edgy akong gagawin.